Kung pagpapera. Ha. Eh, kaya tudo kayo mo. Kung tudo kayo da, tudo kayo. Hindi ka kita na maraming pera eh. Mas maganda yung tudo kayo na negosyo, hindi yung trabaho, na yung mga muhan, yung magtrabaho ka sa tao. Mas maganda yung sarili mo. Kaya mas maganda, kaya mag, ano tayo, mamili tayo ng bote. Mamili na rin tayo ng bote. Balita natin yung Auntie Rosa, malinis na. Ganun. Doon sa auntie ko. Kasi malaki yung negosyo nila. Mamili ako ng bote. Tapos ibenta ko doon kay Auntie Rose. Kay Auntie Rose. Ano. Kasi yung bote, malaki ang tubo eh. Pwede mo siyang bilhin ng 3 dos. O di kaya piso isa. Kasi alam ko, 150 na yung isa eh. Tatanungin ko, umalinis na ako pagkano ka. Mag-ano ako ng bote. Pili-pili akong bote dito. Ang dami sa gin eh. Ganun na gagawin. O, may isa ilan ako gagawin. Sa araw, sa umaga, mamimili akong bote. Tapos, magbabarbecue ako doon sa kapatid ko. Tapos, dishwash. Ngayon, pag Sabado din, pahingi ako. Kasi yung anak ko, walpasok siya. Yung lilinis doon, manang maghugas. Kasi nga, ano kasi, aking grade 7 is nag-aral doon. Siyempre, parang anas, working student ang kalabasan ng anak ko. Kaya ito sabihin niya dito yung tinira niya. Eh, siyempre, hindi ko rin matisa. Hindi ko tulungan siya doon. Kaya pinatulungan ko. Pero pinibigyan din ba ng kapatid ko? Kasi yung huhugas, pang-load ko na yun eh. Yung sa paghugas, pang-load ko na yun eh. Good for yung pang-load ko? Ano? Yung pang-load ko is sobra-sobra na. Ano? Pang-load. Yung kita ko sa good for 1 month na load, only. Sobra-sobra. Tapos yung ano, yung sa pagbabarbecue, bukod pa yun. Yun. Tapos, siyempre, nag-iisip ako ng ibang ano, pagkakitaan para. Ano? Pagka doon pinagkita. Goodbye, Whitey! Yun lang yun. Umaga, ano lang. Pero, sabi nga niya, continue ko lang yung pag-vlog ko, kahit libang-libangan ko na lang. Diba no? Sabi mo, diba? Tuloy ko lang ang vlog ko kung makikita na ako. Eh, para tuloy ko, para ano? Ito, kaka-stress naman eh. Para natagal ang stress ko. Wala no, sa social media. Malinis ang isip ko. Ano? Diba? Mag-focus na lang sa ano, pagkakitaan at pag ano eh, maharap ako ng simbahan namin, church. Focus na lang doon. Ganun na lang para saka sa mga anak. Para sa future. Tagal ko na sa dream na yun. Hindi pa rin magawa-gawa kasi nga nang ano pa yan. Lahat kasi ng paano wala yung away-away nung puro away-away. Walang mga hit asa para puro away-away. Yan, gagawin ko. Dito mag-stay lang ako ng kahit awayan ako. Okay lang. Para sa mga bata. Kasi para kasi dito na yung ano eh. Dito na yung mga bata. Ganun. Yung sakripisyo. Ano lang. Kung saan yung mga bata doon. Kasi maliit kasi muso eh. Bunso na lang karamay ko pagdating ng panahon. Si Bunso. Buti nga nagkaroon ng Bunso eh. Pero meron naman sana talagang Bunso pag naisa. Kaso nga nakunan ako. Nung 2020, nung panahon ng pandemic. Ano kasi, masyadong devoted po ako noon sa Puso Church. Kahit 3 months na yung tiyan ko, magbabike pa rin ako. Kasi inabot ako ng kulog. Nung kulog at kidrat na nagbabike ako, bigla akong nabuwal dun sa may gutter. Hindi na yung umpisa. Parang laging masakit-sakit ang dyan ko hanggang sa yung takunan ako. Kasi ilang beses akong nabuwal sa pagbabay ko na buntis ako. Yun. Talaga as in takunan talaga. Tapos namuo yung dugo sa dyan ko kasi hindi naras pa. Kaya napunta ko doon sa kabilang isla kasi yun lang ang magandang ano doon. Yung magandang hospital. Masamanda mo talaga siya. Ilang beses na hospital yan.
Lord, thank you, Lord. Talagang lagi niya po akong binibiyayan. Kaligtasan. Kahit walang pera, kahit na ang aking little mansion sa Cavite is nabinta ko. It's okay. At least gumaling ako, di ba? Gumaling ako. 500,000 yung bahay na yun. Ngayon, 3 pala. Million na ang benta. Sayang. Pero okay lang. At least, yung kidney stone ko is nawala. Nailabas siya. Na-flash. Ang galing yan. Ang sambong na yun. Tsaka yung ba na ba? The best. Hindi po ako sumunod sa doktor. Kung ano yung sinabi ng doktor. Nag-search po talaga ako. Tsaka yung tatay ko dati. Kasi manggagamot. Marunong gamot. Marunong gumawa ng ganun. Eh kaso nga namatay na siya. Kasi nga sumama ka sa minahan minamina noon. Nagugutuman. Ayun, nagkahipa siya diyata. Ayun, naninilaw siya. Sumasama ka sa hukay ng ginto doon sa kabilang bayan. Kaya ayun, maagos siyang nawala sa mundo. Galing sa ang gamot ng tatay ko. Siya nagaligtas namin eh. Sakit na malala. Alala ko na talaga. Pag tumatanda ko, nakamukha ako na yung tatay ko. Lumalabas na yung pagkamukha ng... May nakita akong sikat na ano dun sa... Nanay ko may nakita ng ano pala. Naalala ko tuloy nanay ko. May nakita siyang sikat sa China na babaein. Nagnanghihingalo na. Nanghihingalo. Tapos sikat talaga siya yung babaeng yun sa China. Artista. Sabi niya, bakit kamukha mo yun? Sabi ko, ay bakit ako ba yan? Yung artista yan? Yun, ano na, ibig sabihin, baka andun nga yung mga kamag-anak namin kasi nga, ang lolo ko, nung maliit pa sila, ano noon, sila tatay, ang lolo ko is bumabalik-balik sa China kasi nga doon yung ano, kung naabutan na namin, gumagawa po ng sapatos ang lolo ko noon, yung bata pa siya. Lolo ko, si Lucarte, yung bagong panganak, yung eh, uncle ko, yung dumi. Apo, yung hinahalo sa kape. Hindi naman alam ng lolo ko na ganun. Grabe, oh my God. Bata ka rin, dawa ang mga kaluluan na. Yung kalukuha ng lolo ko noon. Isip bata kasi na, lolo ko yung bata. Ano lang, 17 lang yata. Yun. Maaga kasi yung asawa. Tapos, pero, dalawang asawa ng tanong lolo ko kasi nga, maaga siya na byuda. Unti-unti siya yung lolo ko. Paano nang hindi ka gandahan mga pagka, ano eh. Yun, kwento ng aking mga auntie na ganun nga daw kay lolo ng lola ko. Kaya yun, parang inunti-unting nasunin niyo, oh, kung bakit ganun. Pero dito sa isla, dito siya inilibing sa isla. Lolo ko rin. Doon. Kwento-kwento lang. Ganun lang. Pero siyempre, buhay, naabutan ko yung kapatid ng lolo ko eh. Kasi nagkakwento, yung umabot ng 1 month na lang, 100 years old na yung kapatid ng lolo ko. Na ano, pag humaba. Pero kahang nag-uulian din siya, habang tumatagal, nag-uulian din siya. Lagi niya sinasabi, hanapin daw niya yung angka niya sa China. Eh kasi matanda na siya, kaya hindi niya nahanap. Talaga. Hindi niya nahanap yung angka niya. Kasi nga, o paano? Dito sila sa isla. Umabot siya ng 99 sa kalang niya. Naalala yung mga angkan niya. Dito siya nag-ano may. Binuro yung buhay niya sa isla. Ayun. Naalala ko tuloy kapatid ng lolo ko na. Lola din ang tawag ko na kasi siya na lang natira nun. 2021 lang siya nawala sa mundo. Kaya long life ang ano. Long life din naman. Kung maingat ka talaga. Paano mo? Kuha mo talagang long life. Alam niyo ba ang technique para long life? Huwag kang kakain ng kanin. Long life yun. Kanin, huwag kang kakain ng kanin na lamig. Saka huwag kakain ng maraming kanin. Once a day lang, kain ng kanin. Ang almusal mo. Kasi turo ng lola ko yun eh. 99 years old siya. Yung turo niya, almusal hinug na saba na hindi niluto. Una muna maligam-gam na tubig sa pagising sa umaga. Pero hindi ko nagagawa na ngayon eh. Kasi nga magaling na. Pero nung ano ko, nung inabot ako ng kidney ko. Nung inabot ako ng kidney ko, ang ginagawa ko, talagang warm water. Pagkagising sa mga dalawang baso. Tapos, after ano,
ano talaga, kumakain ako ng samba. Then mga 9, saka lang ako kakain ng tinapay. Yung, kasi nga, good for the heart po yung saging na samba. Na hinug ha, hindi nilaga. Pag hinug kasi, pag nilaga mo, acid ang kalabasan. Kaya yung ano mga sakit-sakit saka buto-buto, wala na akong nararamdaman. Kasi nga sa pagkain, nag-diet talaga. Kasi yung mga bawal. Parang napatako ko doon parang ano sumakit ng aking kamay. Kapatid ko, yung spaghetti. Eh, yung spaghetti, yung daming tabang baboy. Ayun. Na ano ko doon sa akin. Kuha na, gano'n ang... At ako'y nagre-relax lang. Habang nagkipagkwentuhan sa inyo, guys. Pagkwentuhan ng aking mga buhay-buhay. At nag-stay lang ako dito sa room. Sa aking kwento kasi nga. Kwento ko lang talaga to. Ayoko naman sila nang istabo sa akin. Pinapatulog ko lang sa bunso pag gusto ko. Pag yun, hindi ako makatulog, pinapatulog dito ko sa akin. Pag hindi ako makatulog, pinukuha ko si bunso para kayakap ko. Para makatulog ako. Bunso lang talaga. Si bunso lang. Gusto kong kayakap. Wala na iba. Para ano. Kasi pag nakatulog ka, wala istabo eh. Pagkatabi mo, asawa mo, isturo mo kaya eh. Kaya nas maganda, hindi mo katabi eh. Bunso lang katabi. Para makatulog ka na maayos. Para mag-beauty rest. Beauty rest. Kasi hindi naman habang may asawa yan. Tatanda ka kung lagi kami kasama asawa. Uli pa. Ibig na tumanda. May asawa ka. Diyan! Kesa mamunyak dyan. Tigil-tigilan yun na yung pagkaanas ng mga babae. Eh, dalang dumatang yung kasalanan mo. Hindi yung totoo na pangyayon na magdadasal yung ano. Hindi. Ginagawa yun. Nag-i-straight yung isip. Puro lang. Ano ka dyan sa mga nagbabalaga. Ano, saka, huwag nyo nang sinisintos yung mga may asawa. At grabe kayo. Yung mga talaga ang ano yun. Kaya mga wala talaga asawa. Kasi kawawa. Kasi yung pakasalan nyo para matino. May kasong kasal na. Hindi na makawala. Ayaw nyo nang guluhin. Ang kasal na, huwag nang guluhin. At nagkakamali. Ikaw mali-mali na pagka ano. Ay, lagi mong gunugulo. Ganun. Mali-mali na pag sa gawain. Mali-mali. And then, that's totoo yun. Singilin ka na nun ng Diyos yun. Ganun yung sabi mo sa nanay. Yeah. Yun lang. Ako'y nagre-relax lang. Kasi, hinihintay ko yung Amerikano dumating. Amerikano dumating, may dumating. Darating ng Amerikano. Pakakasalan ako. Ngayon.